Sinabi mo niya, pati kami kinukutya mo.
At sinagutsya ni Jesus, kawawari kayo mga talagasan sa kudusan sapagat ipinagpapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin ngunit ni daliri ayaw ninyo igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Tayo na niya kung may kapaw sa pamantala ng pagtugon natin sa panawagan ng kong magapang na tingin natin hindi lamang yung acts of piety, yung larangan ng panalangin at pagsamba, yung tinatawag na natin liturgical life, prayer life, katulad ng pamayan na ipinigay na dito sa tungkol sa pagbibigay ng ikapo ng herba buena, ng ruda, at ng iba pa. In general, yung ikapo, yan ay iminibigay sa Diyos, yung para sa Diyos. Kumisan ko may tendency tayo for exaggeration. Lalo-lalo na tayo mga Pilipino. Mahilig tayo sa superlative. Pinaka. Yan ang palaging gusto natin. Yung pinaka. Yung may superlative degrees. The most. Or kahit na siguro po sa negatibong pagtingin ay the least. It's a direction. So kaya kumisang kapag sinabi mo mayroon ka ba dyan? Walang-wala. Pag sinakapag na mayroon, ay talagang gulong-gulo. Sometimes, hindi tayo doon sa middle. Kaya kumisan, nakakalimutan natin yung iba. Kasi, hindi balance. Nabibigyan natin ng pansin ang isang bagay na most likely, makakaligtaan natin yung iba. Yung kasi yung batas ng kaligtasan, kapag siguradong nag-exaggerate ka, siguradong meron kang makakaligtaan na iba na hindi mo nabibigyan ng pansin. Sapagka limited ang resources, limited ang time, limited ang panahon ng pagkatrabaho, workforce and work hours. May hangganan yun eh. Ay, kapag tutugunan natin ng lahat, no? Ay hindi ko pwede mong i-exaggerate yung isa. No? Kasi yun na ang mabibigyan ng pansin. No? Ito rin po yung sabi ni dating presidente Fidel Ramos, we focus on the problem of drug addiction, nakalimutan yung ibang problema. Ganun din ako sa pananampalataya. Yung panyayang na ibinibigay ko ng mga Pariseo, specifically ng mga eskriba, ano sabi rito, na nagbibigay ng ikapo
ay hindi nabibigyan ng pansin yung tungkol sa kasalanan at awa. Nakalimutan yung kasalanan at awa. Kaya nga po, bahagi na ibig namin pagkilos. Muling pinaalala sa atin ito yung tatlong gawagin namin yung tripod. At alam ko naman po natin, kapag sinabi namin tripod, tatlo yan. Humaba yung isa dyan, hindi kagana yan. Bumisi ang isa dyan, hindi rin kagana yan. Kapunan ko noong tripod ng camera. Hinakalang pa-tripod tayong tatlo para maging maayos yung pagkilos. At ito yung panya na ibinibigay sa akin ang buong may kapag. Kaya ano sabi nga rito? Sabi niya yun, tamang gawin ninyo ito. Ngunit huwag ninyo ang kaligtaan gawin ang mga iba. At ano yung tinutukoy na yung pinamamanay ko rito? Justice and mercy. Kaya, kasi baka mamaya ang nabibigyan ng pansin ay piety. Pero yung justice and mercy, nagkaligtaan. Kasi bakit? Di exaggerate. Ito lang yung tinutukan natin. Kaya nga tama yung sinasabi ng iba. Always in moderation. At nakita natin kapag tayo ay in moderation, matutukan natin lahat. At least sabay-sabay. Hindi yung bigla na doon sa kabila. Wala naman tayong panahon doon sa dalawa. Kinakailangan bigyan din natin ng panahon. Kaya ano yung pwede natin maging pagkilos? Una, sabi nga natin, avoid exaggeration. Iwasan namin yung mga bagay na tumukoy tayo sa pagkilos. Hindi pwedeng isa lang yung bibigyan namin ng pansin. Sa bagay na binigyan ko yung tatlo, inakilang sabi-sabi. Meron pagkilos sa larangan ng piety, sa larangan ng kahalagahan ng kasarungan, at sa kahalagahan ng kawangkawa. Inakilangan itong tatlong ito ay dapat pagkuunan ng pansin. Hindi lang ang isa. Kaya isa lang po para at nakuntusin po magagawa natin yan, Ellen. Let us not exaggerate the other. Bawasan natin yung well, yung ibang term na ginagamit natin yung pagyayabang. Pero ibig sabihin ay kinakailangan natin na itong tatlong ito ay bigyan natin ng equal attention. Hindi pwede yung isa ay mas mahalaga doon sa kabila. Kinakailangan the same intensity ang kinakailangan natin pagtugon. Kapag kasi ito ang mawasok yung tinatawag natin time management. Yung time management. Yung pagkasaayos ng ating oras. Alam niyo, isa ho sa mga kahinaan natin mga Pilipino ay yung oras. Sabi nga natin, yung palagi tayo nalilig. Isa sa mga pagkakataon na nakikita po natin, no? Kahit po sa amin, kahit po makita po natin sa pagkilos natin na mabibigyan natin ng pagkatama. Tulad ng halimbawa ko, kung isa na tayo nagpapa
mga activities no, ng simbahan, magpapakumpisal, ay kumisa niyo ba yung late na late? Kasi bakit? Nanonood ng kapag-upisal ng bayan? Kumisa ko yung mga parang ay natunang nakakain na sa kalamang darating. Bakit? Nanonood ko ng telly na bele. So, hindi natin napansin na ito yung oras na ito ay para dito inilaan natin. Pero sa akin ako ng iba, kapag ito yung mga Pilipino sa ibang bansa, nagbabago. Pero pag narito sa Pilipinas, palagi din. Pero ano lang ibig sabihin? Eh, pwede pala naman na hindi balik. Pwede hindi balik. Pwede natin baguhin. Ano lang yun? Time management. Kasi tayo kumikilos. Hindi lamang po para sa ating sarili. Hindi lamang para sa ating sarili. Ay kuminsan kasi ang pagbigay natin sa ating sarili ay sabi natin ay kuminsan gusto natin na itrafo tayo ng espesyal. Hindi. Dapat makita natin na ito'y isang maliwanag na pagkilos ng kabubuti mo at ng sambayan ng Pilipino. Yung time management. Kasi pag hindi ho natin na inyayos yung ating oras, ay wala. Pag nasira ka doon sa kabila, yung kasusunod, masisira ka. Samantala ka, pag maayos mo na yung isa, lahat maayos mo. Isang alimbawa na lamang dito ay yung misa natin paglinggo. Kapag nalita ko sa unang misa, ang susunod yung mga misa, late na. Diba, sunod-sunod. So, wala na akong sinawin ito na para makapagpahinga. Samantala kung tama lahat doon sa umisa mo, hindi ka malilay doon sa kabila. At sa mga susunod pa. Pero yun po, tayo nga ang isimang. So, itong dalawa lang po ito. If we could blame ourselves for exaggerations, kung maaaring pagilan natin yung ating sarili na mag-exaggerate ng things, let us put everything in moderation. Pangalawa, time management. Ang makikita po natin, itong tatlong ito, yung acts of piety, acts of justice, acts of mercy, ay pare-pareho at with equal attention na mabibigyan natin ng pansin.
pagkahain ang pinagkaroon ng Diyos sa mga pangyari. Tanggapin na walang Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa umayon ng banal. Ama namin, Dumigat, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming pagkahain upang hinatanyag namin pagdiriwang kami makasabihin sa kalulatian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawala ng kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang puso at iwan. Pinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming mga pangyarihan tuning ang marapat ng ikaw ay aming pasalamatan. Itinalagod mo ito ay ng sanggutan na iyong pinagbabago at pinagamag. Sa pamagitan na iyong anak na kinalugutan, kalutan na loob ang iyong mga ipinasangin, ang mga banal na kapili mong lagi sa iyong pag-ili at pagkakandili. Kaya kayo sa mga anayang sisiawin ang papuri sa iyo ng mga kumpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kalakitan. Hindi naman masabot sa makuna ng kamapin niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo niya ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga nasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang mag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay niya mo na. Kaya niyari namin sa iyong tinapay ang nagbibigay buhay at ang talis ang nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapan at ngayong sarap mo para maglingkod sa iyo. Hindi sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo yung mabuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ng Francis ng Benediktura at ang Taranta Parihan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mamubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumangang. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo ang tapatid ng lahat.
na makasalo sa iyong buhay na unang makas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng mga aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama sa kanila ang parang papuloy sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpasawa lamang ka. Amen. Upang ma pahalagaan din natin ang mga bagay tungkol sa katarungan at awa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-ari sa mga sarang sanglutan. Makapalat ang mga inaanayahan sa piling ng kordero. Panginoon, hindi ang parangat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin. Lumod po tayo para sa panalangin kay San Martin, patron ng mga may sakit. San Martin de Porres, ikaw na palagi nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga natihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo at tulungan mo kami idulog sa mga pangyarihan Diyos ang aming kahilingan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan mo kami nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Habang nabubuhay dito sa lupa, ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ipulong mo sa batalang ang gagamo na ipagkalog sa amin ang kalusugan, kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahal ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan tulong banal. Inulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasali sa iyong buhay sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbalain kayo ng mga pangyarihan ko sa Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.